for today's video, gagawa tayo ng cassava cake. Yan, gagawa tayo ng cassava cake. So, kailangan natin ng coconut. Coconut, yung makapuno. Tapos, yung coconut cream. At condensed. Tapos, yung cassava. Yan, gumamit din ako ng butter. Tapos ng sugar. So, imimix ko muna lahat. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung cassava cake ko. So, isasali na natin yung asukal. Kailangan matunaw ng asukal sa butter bago natin ihalo yung coconut cream o yung coconut milk. So, haluin lang natin ng ganito. So, kapag kanya na siya, pwede nyo nang ihalo yung coconut milk. So, nilagay ko lahat kasi hindi na ako gagamit ng condensed. Hindi na ako gagamit ng yung evaporated milk. Kaya, nilahat ko na yung coconut milk. Mali. So, ayan. Haluin ko lang na haluin. So, ngayon, lalagay na natin ang condensed. Ayan ang condensed. So, kalahati lang yung ilalagay ko para yung kalahati toppings niya mamaya kapag naluto na. So, kalahati muna. So, maglalagay na tayo ng makapuno. So, hindi ko naman ito lahat ilalagay. Mga siguro 1/4 lang. So, so, haluan lang din ulit natin. Yung last na ilalagay natin yung itong kasaba. Yung kamoteng kahoy. Yan yung last na ilalagay natin sa mixture. Ngayon, isasalin na natin yung kasaba sa mixture. So, tapos, haluin. Haluin. Ayan. Yung oven, pinapreheat ko na siya ng 350 Fahrenheit. So, tutunog siya kapag ready na. Kapag ready na, ipasok ang ating cassava cake. So, natapos na natin paghaluin lahat ng ingredients.
So, dito ko siya ilalagay. So, papahiran ko muna siya ng butter para kapag ano, naluto, hindi siya didikit. Madali siyang makuha. So, ilalagay na natin ang ating mixture. So, ayan. Ready na siyang ipasok sa oven. So, ipapasok na natin. Ayan, napasok na natin siya sa oven. So, 30 minutes, lulutuin natin siya. Tapos, ilalabas para sa toppings. Then, another 30 minutes again. So, diyan ka muna for 30 minutes. So, isiset ko yung timer niya ng 30 minutes para kahit iwanan ko siya, okay lang kasi automatic, mamamatay siya. So, start time. So, ayan. So, ayan. Ready na mamaya ang ating cassava cake. Para sa toppings mamaya, ito ang mga kailangan kong gamitin. Yung cheese, yung itlog na pula, na may konting puti, at yung condensed. So, imimix ko lang siya mamaya para sa toppings. So, alis na natin itong puti. Kailangan ng mga puti. So, lalagyan na natin itong condensed. Ayan, tapos na ang 30 minutes. So, ilalabas na natin ang ating niluto para sa toppings naman. So, ganyan ang kanyang itsura. So, yung toppings naman yung gagawin natin. So, ito yung condensed na may itlog. Ilalagay na natin sa ibabaw. So, papantayin lang natin siya. Para lahat malagyan. So, ayan. Lahat meron ng nakalagay na toppings. So, i-add na natin ang ating cheese. Ayan. Ibubudbud lang natin. So, ayan, nalagay na natin yung cheese. So, ipapasok ulit natin siya for 30 minutes. Ipapasok natin ulit sa oven. Then, after nyan, okay na, ready na. Papalamingin lang natin, tapos ready na para kainin. So, ayan, luto na ang ating cassava cake. Ilalabas ko na siya para lumamig.